Okay guys, so now start na tayo sa topic natin for today. So ang topic natin for today is all about thermo to reheat cycle. So ito ay problem galing dun sa book ng thermodynamics 2. So nilagay ko na dito, but first we need to discuss this or we need to read this short verse for... So galing to sa book ni Matthew 6 verse 33. Ang sabi dito, natapot, hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay pawang dadagdag sa inyo. So, yun yung nasusulat dito sa verse na to. Okay, so start na tayo. Start na tayo dito sa problem natin. So, basahin ko ang problem natin. Steam power plant operate on ideal reheat Rankine cycle. Steam enter the high pressure turbine at 6 megapascal and 400 degrees Celsius and leaves at 2 megapascal. Steam is then reheat at constant pressure to 400 degrees Celsius. Before it enter, so it enter, it expand to 20 kilopascal in low pressure turbine. Determine the turbine work output in kilojoules per second and the thermal efficiency of the cycle also shows the cycle on TS diagram with respect to saturation line. So ito, dalawang ano kasi to, dalawang pressure turbine, so hindi pa natin to na-discuss, pero sige, iyan natin, pasadahan natin yung problem na to. Pero meron talaga ako nilaan na single reheat cycle lang para dito sa ano to, sa topic na to. So ito, okay lang. So yan na natin, discuss natin. So first, meron tayong drawing muna natin. So lagyan natin dito ng boiler. So, meron ka dito steam boiler. Okay? Then meron tayong dalawang turbine. So isang high pressure turbine, HT ko na lang, then nakakopple siya sa, saan siya nakakopple? Nakakopple siya sa, ano natin, sa low pressure turbine natin. So, low pressure turbine. Okay, LT na lang. And then, ito ay nakakonect naman sa generator natin. Okay, so ito yung generator, YG. Generator na lang, lagay natin. Generator. Then, next is, meron tayong condenser here. Okay, condenser. Okay, so ito, galing to dun sa, ano natin? Saan siya galing? Galing siya dun sa cooling tower natin. Okay? Hindi yung direction. Okay, yan. Then, next is meron tayong condensate pump. Okay, so ang problema na lang natin is yung connection. So ito, condenser, con na lang. Okay, ka dito. Ito naman, steam boiler. Steam boiler. Okay? Okay, so ang connection niyan is yung first, magsisimula muna tayo sa steam boiler. So at point 1, ito siya. Okay, dadiretso siya dun sa high pressure turbine natin. So, from this steam boiler, so, papakuluan yan. So, pag kumulo yan, magkakaroon yan ng saturated dito. Pwedeng saturated or ano siya, superheated. But in our case, is ano siya, naka-superheated siya. So, pressure 1 natin is 6 megapascal. And then, meron tayong temperature 1 na 400 degrees Celsius. Okay, so dito na siya sa, ano, meron siyang pressure na, pressure 1 is equals to 6 megapascal and temperature 1 is 400 degrees Celsius. Then dumaan siya dun sa high pressure turbine. Wherein sa high pressure turbine, ano na ito, process na ito. So ang process niyan is automatic constant entropy. Sulat natin dito, from here constant entropy. Okay? Okay, then diretso dito. And then, papasok naman siya sa
Ano natin? Okay. Mali. Wait lang. Papasok dito. Mag-extract yan dito. And then, before dun sa ano, before siyang papasok dun sa steam boiler, so, nireheat na siya. Okay. So, bago siya pumasok dun sa ano, nireheat ulit siya. Okay. Nireheat. Okay. Then, pagkalabas niyan, is naging ang temperature niya dito, ano sabi? Sabi? And lives at 2 megapascal. So, ibig sabihin, ang pressure mo dito is equal to 2 megapascal. Okay? 2 megapascal, but meron tayong temperature na 400 degrees Celsius. Okay? Anong point to? So, ito ay, ano siya? Point 2. A point 3. Okay? Point 3 yan. Ito naman ay point 3. At temperature 3. Okay? Ito, ano din to? So, since ito ay dumaan sa steam boiler, so, anong process ng steam boiler? Constant pressure siya. Heat addition. So, constant pressure. So, ibig sabihin, kung pag dumaan yan dun sa isang process, so therefore, ito ay constant pressure at point 2. So, ibig sabihin, ano to? 2 megapascal. Pero, hindi natin alam yung temperature dito. Okay? Hindi natin alam. But, meron naman tayong process na S is equals to constant. Okay? So, walang problema yan. So, ito, ganito yung direction yan dito. Ito naman, direction yan papunta dito. Then, itong nareheat na, ano natin, na steam natin, nang galing dito sa steam boiler natin, is papasok naman sa low pressure turbine. Okay? Pagkapasok niyan sa low pressure turbine, magkakaroon tayo ng extraction. Extraction dito sa ano natin, sa low pressure turbine, papunta sa, saan siya papunta? Papunta dun sa condenser natin. So, i-co-condense yung steam na na-produce by kinetic energy netong low pressure turbine. Okay? So, pag ganyan yan, okay, pag ganon, and then pumunta dito, okay, then pina-under dito, so nag-generate na siya ng energy dito, or yung power, papunta sa generator. Okay, so ano naman yung pressure dito? So, ang pressure dito, ang sabi, before it expand to 20 kilopascal. So, ibig sabihin, ang pressure dito sa point 4, so point 4 siya, is 20 kilopascal. Pero ano yun dito? Saturated yan. So, saturated mixtures na siyan. So, mixtures yan ng vapor saka liquid dito sa point na to. Kasi, wet na yung region dito. Papunta na siya dun sa condenser. And then, pagkalabas niyan sa condenser, so liquid na yan. Diretsyong liquid na yan. Okay? So, ito, burahin natin to. Masyadong mababa. Okay? So, yan. Okay? Ayan na siya. So, bababa yan dito. Okay? So, ano naman to? Parehas din ang pressure. Pressure 5. Kasi, ang condenser is nagre-reject ng ano yan, ng heat. So, therefore, constant pressure, heat rejection ang process dito. Okay? Then, meron tayong condensate pump dito. So, yung nag-condensate na water dito or yung liquid is ipapump niya pabalik ulit dun sa steam boiler. Tapos, the same process ulit siya. So, magkakaroon ulit ng recirculation ng ano natin. So, ito naman, anong pressure dito? 20 kilopascal. So, since ito ay, ano siya, modified, ano siya, ang ano natin dito, ang process natin dito is modified Rankine cycle. So, therefore, ito ay laging constant volume. Okay, so constant volume yan, but ang mangyayari is mag-iiba lang dito yung enthalpy natin. Doon dito, liquid, so i-add mo tong water pump power or energy para makuha mo tong 6 dito. Ito, 0.6 na to. Ito, 0.5. Ito, 0.4. Ito, 0.3. Ito ay 0.2. Ito ay 0.1. Okay, so, bago natin i-ano yan,
So, i-drawing muna natin yung TS diagram yan. Okay, para mas maintindihan natin. So, TS diagram. Okay. So, ayan yung TS diagram niya. So, TS. So, ito yung curve. Okay. So, ayan. So, start muna tayo sa point 1. So, from point 1, ito na yun. Okay, didiretso siya dito. Okay. Bakit nagdiretso siya? Kasi constant pressure. Ang constant pressure is pa-incline ang direction niya. Okay, so, therefore, ito yung point 1. And then, here, magkakaroon tayo dito ng dumaan siya sa turbine. So, constant entropy. Okay. Sabihin natin, nandito banda at this pressure. So, sabihin natin, ito yung 4 megapascal. So, itong point na to is 2 megapascal na siya. Okay? 2 megapascal yan. Kaya pantay siya. Pero ito ay nasa labas ng region. So, ibig sabihin, superheated pa rin siya. Okay? The next is, ito yung point 2. The next is, magkakaroon tayo ng reheat ulit. So, ibig sabihin, pag reheat, pa-incline ulit. Reheat. Kasi dumiretso siya dun sa steam natin. Okay? Sa steam boiler. So, pa-incline ulit siya. Pero, mas mataas na ba? O mababa? So, ibig sabihin, mababa yan. So, paganyan. Okay? Sabihin natin mga paganyan. So, ito yung point 3. Okay? Pagkalabas niya. Kasi, ang temperature dito is 2 megapascal saka 400 degrees Celsius. So, at point 3. Then, dumaan naman siya dun sa dun sa high pressure turbine, low pressure turbine natin. So, pababa ulit yan. Okay, pababa. So, assume natin mga nandito banda. Okay, kasi 20 kilopascal na yan. So, assume natin nandito. So, ito yung 0.4 natin. Okay, 0.4. And then, dediretso naman siya dun sa ano natin. Anong process ang meron tayo dito? Constant pressure. So, ibig sabihin, pag constant pressure, tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang. Kasi sa loob, anong meron dito? Constant pressure, temperature. So, padiretso lang yan. And then, padiretso siya dun sa liquid line. Kasi ito ay nag-condensate na. So, ibig sabihin, ito yan. Ito ay 0.5. Okay? The next is, since ito ay meron tayong, may halo tayo ditong process na constant entropy sa constant volume. So, ito ay dedirekta dito. Pwede direkta. Direkta muna yan, mga ganitong pressure niya. So, tatapatan niya yung pressure na to. And then, since ito ay may halong constant volume, so, may halo siyang constant volume, so, mag-i-incline yan. Parang kaparehas ng, ano natin. Okay? Then, pagkabalik niyan, ano na yung meron dito? So, ito na yung 0.6 natin. Ito na yung papunta dun sa steam boiler natin. Okay? So, ayan na yung, ano natin, ito na yung TS diagram natin. So, ito, kalimutan ko, 20 kilopascal yan. Okay? So, medyo naintindihan na yung, ano natin. So, ayan lang siya, ganyan lang. So, ang problema na lang natin is kung paano kukunin yung mga properties niyan. So, sa properties niyan, pupunta tayo dun sa steam table. But, now, ang gagamitin natin steam table is yung property table and charts. Okay? So, walang problema naman yung kahit anong steam table ang gamitin natin. But, ang nakasanayan ko kasi, yung kay Kenan KS na steam table. Pero, ito muna ang gamitin natin. So, nasa A4 tayo. Okay? A4, A5, A6 ang gamitin natin sa table. Okay? So, punta tayo doon. A4. So, doon muna tayo sa point 1. Okay? Sa point 1 muna tayo. So, hanapin natin doon sa, ito, itong point 1. So, hanapin natin. Solution tayo muna. Solution. So, pressure is equals to 6 ba o 4? 4 ba? Ano bang ang given dito? 6 pala to. Hindi 4 to. Okay? So, burahin natin to. Baka magkamali. Okay. Okay. So, ayan siya. Burahin lang natin para
Medyo ano siya. So, ito, connect natin. So, ito naman ay 6 megapascal. Okay. So, correction lang. Na lang natin. So, dito. So, lagay natin dito 6 megapascal equals to 8 ay temperature. Temperature 1 is equals to 400 degrees Celsius. So, hanapin natin dun sa yung H1 niya and then yung S1. Okay, so yan muna yung kukunin natin na value dun sa steam table. Okay, so 0.1 tayo. So, dun tayo sa A6, table A6, superheated water table. Okay, so hanapin natin yung kaakibat na 6 megapascal dito. Okay, so andito yung 6 megapascal. So, 6 megapascal and then yung katapat niyang temperature. So, therefore, ito yon. Okay, so itong dalawang to. Yan, ito. So, highlightan natin. Highlightan pa ba natin? O, highlightan natin. Okay. Okay, tapos na. Na-highlightan na. Okay, naka-blue. Okay, so lagay natin dito. Copy-paste na lang ba natin yan? Okay. Tapos na. Okay na yan. Copy-paste natin to. So, ito yung H niya. Automatic. Okay. Ay, hindi. Wag na. Wag na natin copy-paste. Sulat na lang natin. Okay. So, 3178.3. So, 3178.3. So, anong unit? Kilojoules per kilogram. Kilogram. So, sa S naman yung constant entropy niya is ito. Itong point na to. So, 6.5432. 6.5432. Kilojoules per kilogram Kelvin. So, ayan yung ano natin. Okay. 5432. Okay. So, ayan na yung value natin sa each sa point 1. So, since ito ay dumiretso naman sa steam na sa turbine natin, so, pag dumaan sa turbine, constant entropy, therefore, meron na tayong condition na at point 2, so point 2 na tayo, or state 2, so therefore S1 is equals to S2, wherein 6.5432 kilojoules per kilogram Kelvin. And then, ano yung, ano natin dito? Yung temp, yung pagiging ano natin dito? 2 megapascal. Therefore, 2 megapascal. Okay, yan yung 2 megapascal. And then, S natin, S2 natin is 6.5432. So, hanap tayo ng kalapit nyan na value sa steam table. Kasi itong part na to is superheated pa rin yan. Superheated pa rin yan yung pagkalabas dito. Then, dumaan pa siya sa steam boiler. So, magiging lalong superheated pa. Okay? So, punta tayo dun sa 2 megapascal at superheated. Ito. 2 megapascal. Ito, itong point na to. Okay, select natin. So, hanap tayo ng 6.54. Ito yun, 6.54 per 32. So, ibig sabihin, pagitan siya nito, itong portion na to. So, ang gawin natin, is i-calculate lang natin. I-calculate lang natin. Okay? So, i-calculate natin. Punta tayo sa stat. So, stat mode 32. Okay? Then, ilagay natin yung value ng, ano natin dito, ng H. Ito kasi yung H, okay? Bakit natin sa, oh, yan, H, saka ito yung S. So, lagay natin dito, 2836.1, then 2903.3. Okay? And, next is yung sa entropy naman. Kasi ang highest natin dito is 6.5475. Eh, nasa gitna natin, 6.5432. So, walang problema, mag-interpolate lang tayo. Then 6, then 6.5475. Then AC, ano yung nawawala? Yung X bar. So 1, regression, then X bar. Then lagay natin yung entropy natin na 6.5432. So kuha na natin yan. Okay, so therefore, ito na yung ano natin. Ito na yung magiging sagot natin. Okay, so lagay natin dito. H2 will be equal to ilan? So, 2901.4
26 kilojoules per kilogram. Okay. So, kailangan pa ba natin yung S dito? Kailangan pa natin? Hindi na. Hindi na natin kailangan yan. Kailangan pa ba natin? Kasi steam boiler naman to. So, automatic may value naman na to. So, makukuha ulit natin dito sa 400. So, ito na yan. Okay, tumaas siya. So, ayan. Kunin lang natin yung value na to. Na 6 point. Ano? 6 point tuloy. Yung ano natin? H3. So, point. Ano tayo? 0.3. Ano yung temperature? So, temperature natin is 400 degrees Celsius. So, 0.3 yan. Then, pressure natin is 6 megapascal. Ay, 6 tuloy. 2. 2 megapascal. Okay, so ilan yun? Yung H3 natin. And then, yung S3 natin. Ilan kaya? So, lagay natin 3248.4 kilojoules per kilogram. And then lagay din natin yung S3. S3 will be equal to 7.1292 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? Then at point 4, okay, at point 4, meron tayong condition na dumaan naman siya dun sa turbine. So, pag dumaan sa turbine, constant entropy ka. So, S3 will be equal to S4. Will be equal to, ilan? 7.1292 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? Then, next is, meron naman tayong ilan yun? Nasa na yung ano natin. So, punta muna tayo dito. So, ayan, 0.4 na ang hinahanap natin. So, ayan siya. Diba? Kung dumaan siya sa, ano, sa turbine natin, low pressure turbine. And then, meron tayong pressure na 20 kPa at this point. Okay, so ngayon, punta tayo dun sa saturated temperature. Kasi dito, saturated na to. Okay? Vapor. Saturated vapor na yan. So, ibig sabihin, meron niyang quality of mixtures. So, therefore, hindi na siya 100% na yung dryness factor niya. Sa mababa na yan, less than 100% na yung value niyan. So, ngayon, punta tayo dun sa pressure table ng 20 kilopascal. So, ito na yan. Okay. So, ngayon, gawin natin, is kunin natin yung value ng HG, HF, saka SFG. Okay? From here. Okay? Lagay natin dito. Okay. So, SG, then HSF, ilan yung mga value niyan? Then, HG, HF. Okay. So, kunin natin yan, mga value niyan. So, upisa muna tayo sa S. So, ito yun. So, 7.973. Lagay natin dito, 7.973. Okay. So, ang unit dito is kilojoules per kilogram Kelvin. Okay, unit niyan. Then, SF. Ano yung SF? So, 0.9832. Okay. Then, S. Sa H naman tayo. Sa HG, yung sa V4 natin is 2806.9 kilojoules per kilogram. Okay. Then, HF naman. Okay, sa HF naman, ilan? Ang mali ito. Hindi ito yung value. Okay. So, 2.6 pala dapat yan. 2.6. Hindi 2.8. 2608.9. Okay. Then, SF natin. Ilan yung HF natin? So, 251.42. 251.42 kilojoules per kilogram. So, okay na. Kompleto na tayo. So, ang gagawin natin dito is mag-interpolate na lang tayo. Hindi na natin pahirapan yung sarili natin. Kasi, bakit tayo mag-interpolate? So, since ito yung S, ito yung H. So, ito. Ito yung
100% na vapor. Ito naman, 100% na liquid. So, dito sa point na to, nasa gitna tayo ng S4. Okay? Then, ito naman, HG. So, 100% na enthalpy. And then, 100% na liquid. So, ito liquid, ito vapor. So, therefore, makuha natin si H4 automatic. Okay? Then, kung gusto mong kunin yung quality, so, sa quality ka naman gusto mong kunin, yung X percentage. So, ang gagawin mo dito is gagawin mo lang 100% dito. Or 1%. Or 1. Okay? Dito naman, sa SF, ilan yung ano dito? Yung dryness factor natin. So, 0. Automatic. Kasi 100% na liquid yan eh. And then, here is X4. Makukuha mo. Okay? So, ayan. Gawin natin. Calculate natin. Okay? Calculate natin. Dito tayo sa part na to. Okay? Dito na lang. Okay. So, lagay natin yung format na yan. So, start tayo. Data. Then, palitan natin ng ano, gusto natin makuha muna yung quality. So, lagay natin dito 1, tapos 0, tapos yung S natin. So, ilan yun? 7.9073. Then, 0.832. Okay? 0.832 dapat to. 0.832. Okay, then AC. Shift, start, regression. Then, ano yung nawawala is yung X-bar. Okay? So, sa X-bar na nawawala, so lagay na natin yung S4 natin na 7.1292. So, therefore, ilan yung ano natin? X-4 natin. So, X-4 will be equal sa 0.89. So, ayan na. Or 89%. Yan na yung X-4 natin. And then, sa H-4 naman, ang kulang natin, so, palitan lang natin ito ng value. So, punta ulit tayo sa start data. Okay. So, lagay lang natin dito. Palitan natin ito ng enthalpy na 2608.9 then 251.42. Then, lagay natin dito AC, shift, recall na lang. Okay. Kasi X bar din nawawala dito. Okay. So, therefore, ilan yung ano natin? So, 2, 3, ilan? 2, 3, 4, 9, 0.63, 6, 3, 8, 2. Okay, so kilojoules per kilogram. Okay na. Kuha na natin si H4. Ngayon, problema naman natin si H5. So, si H5, so since ito ay, ano siya, condensate siya, so H5 is equals to HF at 20 kilopascal. So, ayan, na-record naman na natin kanina. So, 251 yun, 251.42. Tama ba? Ayan yun, 251.42. Ayan yung HF at 20. Kasi 20 yan. Okay, dito sa point na to, dito na tayo. Dumaan kasi siya sa condenser, so liquid na yan. Okay. So, problema na lang natin is yung, ano natin, yung condensate pump power or work na lang. Okay? So, para makuha yun, at 0.6 tayo, 0.6, so, water pump power, yung what power ng pump natin is equals to, or work ng pump natin is equals to V5. Okay? Kukunin natin sa V5 kasi yan yung initial niya, initial volume. Okay? Anong volume yun? Specific volume. Okay, multiplied by pressure ano, pressure 6 or pressure 1, kasi parehas lang rin naman yan, tama ba? Bakit parehas? Dumikit kasi itong si 0.6 dito sa steam boiler natin. So, therefore, kung ano yung nadikitan yan, dito sa steam boiler, kung ano yung pressure nyan, so, ganun din yung pressure dito. Ito ay liquid, ito ay vapor. So, ganun yung purpose niya, ano niya. So, P1 na lang natin. Kasi equal yung P1 is equals to P6. Okay? Then, minus P1 o pressure 5. So, dito, si B5. So, saan natin makukuha ito si B5? So, kunin natin dun sa steam table. Okay? So, ito. So, ayan. Kitang-kita nyo dito. Ito na yon yung VF niya. Ayan.
So, liquid yan. Saturated liquid. So, therefore, lagay natin 0.01017. Lagay natin 0.001017. Ang unit, cubic meter per kilogram. Then, multiply natin by anong pressure? Ano yung pressure natin sa 0.1? Sa 6 megapascal, convert natin kilopascal. So, 6,000 kilonewton square meter. Minus, ano yung pressure ano natin? Pressure ano natin? Nakakilopascal, di ba? 20 kilopascal. So, kilonewton square meter. Okay, so cancel yung square meter natin. Matitira is meter. Then, kilonewton. Kilonewton. Then, meter. So, kilojoules. So, kilojoules per kilogram ang unit. So, ilan yan? May natin dito. So, 10.01017 multiplied by 6,000 minus 20. So, ilan? So, 6.08. 6.0817. Tama ba? Okay. So, kilojoules per kilogram. Then, next is meron tayong pump. Diba? Yan yung pump. Dito yung H5. Dito naman yung H6. So, since ang pump natin is nangangailangan ng power, so, ibig sabihin pahigup yung direction niyan papunta dun sa pump. So, WP. Okay? So, WP. Energy in and equal to energy out. Okay, magana tayo. Heat balance or energy balance. So, lahat ng papasok is H6 plus WP is equals to H5. Ngayon, ang gawin natin is kunin natin yung value ni H6. Si H6 ay paano siya? Si H5 dapat addition yan. Okay. So, ito ay dapat papasok. So, mali. Baligtad to. Baligtad yung energy balance natin. Okay. So, lagay natin dito. Baligtad yan. So, lahat ng papasok, WP plus H5 is equals to H6. Okay, so therefore, WP will be equal sa H6 minus H5. Okay, so tama na yan. So, since ito, dito tayo, so, may given naman na tayo dito. Anong yung given? 251.48 plus 6.0817. So, ilan yun? So, plus tayo ng 251.42. So, 257. So, 5017 kilojoules per kilogram. Okay, yan na yung unit natin. So, kompleto na tayo ng value. Anong hinahanap ngayon? So, hinahanap, so since na-drawing na natin, show the TS diagram with respect to saturation line. So, yan na yan. Okay na tayo dito. Check na yan. Then, next is determine the turbine work output and thermal efficiency of the cycle. So, ayan, kung yan yung gusto niya na makita. So, ayan na natin. I-check natin. Okay. So, since meron tayong work ng pump or yung work net natin. So, sa work net, dyan natin makocompute yung pinaka output natin. Output power natin. Pero since wala tayong mass, so, output, work output muna ang kukunin natin. Work output ba ang tanong dito? Okay, determine the turbine work output. Okay. So, turbine. Sa turbine siya nakapokus. Okay. So, ayan. Work net natin is equals to turbine work output minus work ng pump. Okay. So, summary lang muna yan. Pero since ang work ng pump ang hinahanap, work ng turbine, okay, turbine, lagay natin, is equals to, ilan? So, ilan ba kasi ang ano natin? Ilan ang turbina natin? Dalawa. Isang high pressure, isang low pressure. Okay. Ano ba ang ano natin? Ano ba ang naging ano natin dito sa turbine? Nagpo-produce siya ng power. So, therefore,
palabas yung work niya. So, work T1. Then, ito naman, work T2. Okay? Lagay na lang natin ganyan. Then, may pumasok dito na H1. Ito naman, lumabas na H2. Okay? Then, here, so, pumasok si H3. Then, lumabas si H4. Okay, so, pwede na natin gawan siya ng energy balance dito. Ito pala is work ng turbine is equals to WT1 plus WT2. So, gawan natin. So, work ng T2. Okay, energy balance tayo. So, lahat ng palabas. So, palabas muna. Ilan ba yung palabas? Dalawa. Okay, plus H2 is equals to H1. So, therefore, work ng turbine 1 is equals to H1 minus H2. Then, work ng turbine 2 naman tayo. So, lahat ng papasok, eh, palabas. So, ilan ba palabas? H4. So, WT2 plus H4 is equals to H3 yung papasok. Okay? So, therefore, WT T2 is equals to H3 minus H4. Okay? So, pwede na natin ilagay dito. So, H1 minus H2 plus H3 minus H4. So, plug in natin lahat ng value dito. Ilan ba yung value dito sa ano? Okay, so diretso na natin dito sa calcu. Diretso na natin. Okay, so lagay natin dito. Tanggalin na natin to. Kasi H1 muna tayo, sa H1. So sa H1 is 2, ay 3 pala. 3178.3 minus yung H2 natin, which is equals to 2901.3 1026. Okay? So, nakahiwalay siya. Gawan natin ng ano? Okay, nakahiwalay. Then, plus yung si WT ito naman. So, si H3 natin, ito. Ito. Ito portion na ito. So, 3248.4 minus si H4 is equals to 2349.6 382. Okay? Then, equal. So, therefore, ang sagot natin is 17. Okay? So, lagay natin dito. So, na-input naman natin value. Tama yan lahat. So, 1175.9592 kilojoules per kilogram. So, ayan na yung work turbine output natin. So, ngayon, ang hahanapin natin doon is si efficiency naman. So, but before makuha si efficiency, kailangan muna natin ng yung QA or Q added or yung heat absorb doon sa ano natin, doon sa boiler natin. So, QA natin, QA will be equal sa ilan? So, dito tayo, drawing muna natin yung turbine ay yung ano, boiler natin. Tapos na yun sa turbine. SB na lang. Lagay natin. Steam boiler. So, dito may pumasok na H6. So, may lumabas na H1. Dito, may pumasok na H2. May lumabas na H3. So, therefore, pwede natin siyang gawa na ng heat balance. Okay? Heat balance natin dito. So, since ang ano natin, ang steam boiler natin, total niyan, is nag-aano siya, nag-produce siya ng heat, nag-a-add siya ng heat. So, therefore, papasok yung Q niya. Q added. Total. Lagay natin total na lang. Kasi ito na kasi Q, Q1 plus Q2. So, si Q1 is makukuha natin dito sa difference na itong dalawang to. Okay? Difference na itong dalawang to. Ito naman makukuha ng difference nito sa kato. Okay? Okay, so lagay natin dito. So, Q total. So, energy in is equals to energy out. Lahat ng palabas is equals to paloob. Okay? Palabas, paloob. So, Q input. Ano yung Q input? QA total natin. Ilan yung pumasok? Plus. Plus H6. So, yan yung ano natin.
Tapos, eh, pumasok ulit, H2 is equals to H1 plus H3. Okay, then rearrange natin. So, Q80 is equals to, lagay natin dito. So, rearrange natin. Anong mangyayari dito? Okay, lagay natin. So, si H1 minus H2, okay, then plus H3 minus H6. Okay, o rearrange ulit natin dito. So, Q80 is equals to H1 minus H6, okay, plus H3 minus H2. So, parehas lang rin yan. Okay. Okay, so lagay natin dito yung pinaka-value niyan. Okay, sa calc na, diretso na natin sa calc. Okay. Ilitin natin dito. Sa H1, ano ba sa H1 natin? H1 natin, ito. Okay. Lagay natin dito. So, 3178.3 H1 minus si H6. Okay, ano sa H6? Ayan. So, ayan. 2257.5017. Okay. So, ayan yung sa Q1 natin. At sa Q2 naman, so, si H3 muna tayo. H3. Ayan. So, H3. So, 3248.4. Bakit yun ito? 3248.4. Minus si H2 na 92901.1026. So, close. And then, equal to, ilan? Q-added pala natin is malaki. So, lagay natin dito. Q-added total is equals to, ilan? So, 3268.00957. Kilojoules per kilogram. Okay? So, ayan na. Computed na natin. Ngayon, doon na tayo sa efficiency. So, efficiency will be equal to work ng turbine. Turbine, okay? Ngayon, work na tayo ng turbine. Or work net all over QA. QA total. So, ito si work net natin is makukompute natin sa turbine work output. Turbine work output. So, lagay natin dito, total na lang, minus yung work ng pump natin, all over QA total. So, lagay natin dito, ilan ito yung work ng turbine natin. Okay, so ilan? Okay, so ilagay na natin yung formula dito. So, ano yung formula? So, H1 minus H2 plus H, ano natin? H3 minus H4. Okay? Then, here is H. Anong lalagay natin dito sa work ng pump? H6 minus H5. Okay? All over. Okay, lagay lang natin dito yung formula. So, H1 minus H6 plus H3 minus H2. Okay? So, ayan na siya. Kompleto na. So, ngayon, ang gagawin natin is since may nakuha na tayong mga answer, so, lagay lang natin dito. Lagay natin si work ng turbine natin. So, si work ng turbine dito is 1175.9592 minus yung si work ng pump natin, is makukuha natin by here. Okay? 6.0871. 17 tuloy. So, 1. Okay. So, 6.0817 all over yung QA total natin na 3268.0957. So, unit na ito is kilojoules per kilogram. Unit na ito, kilojoules per kilogram. So, cancel. So, therefore, ilan yung ano natin? Value ng efficiency natin. So, efficiency will be equal to ilan? Okay, lagay lang natin dito. Okay.
So 117, 5.9592 minus 6.08.17, then divide by 3 to 8, 6, 8.09, 5, 7. Sa ilan? 0.38 5 ang sagot. 0.38 5 okay 35.8 or 35.8% ang mismo ng ano natin efficiency. Okay, so hopefully may natutunan kayo dito sa ano natin, sa lesson natin. So, pangalawang problem na ulit tayo. So, magbibigay ulit tayo ng panibagong problem. But, ano naman tayo? About naman tayo dun sa single naman tayo. Kasi ito, double yung turbine natin. So, single turbine lang muna tayo. Okay? Para mas maintindihan nyo yung mga process ng reheat cycle. Okay? Kasi, lumalabas din to sa board exam. At the same time, lumalabas to sa mga quizzes ng mga ano natin. So, ito, itong problem na to is medyo mahirap din. Okay, so, aralin nyo lang. Madali lang to. Okay? So, next problem na tayo. Thanks and then, God bless. Save na natin yan. Okay.